Yan, ang daming isda, mga kaibigan. Alam niyo kung saan po ito kuha natin na video? Ayun o, laki o. Iba-iba, laki, iba-iba. Ayan, samahan niyo po ako, mga kababayan, dito sa Laot. Ito po ay sa lugar ng Palawan kung saan ay dyan ako nagtagal noong araw ng aking kabataan. At ako po ay nakaranas ng mangisda po dyan. Iba-ibang klase ng pangisda. Ang popular na pangisda sa lugar na ito ay tinatawag pong baling o kaya talakok. So tinuturo ko po ang pupuntahan namin dito sapagkat wala pa itong uri ng pangisda nating titingnan ngayon sapagkat ito po ay bago lang. Tayo po ay excited sapagkat hindi nga po natin ito naranasan noong araw. At makikita po ninyo ngayon dito sa unahan ay meron pong mga tulos. Ayan, meron pong mga tusok na kawayan. Yan po yung pinagkakapitan ng mga lambat. Ang tawag po dito ay baklan. Usually po mga kababayan, yung baklan na nakikita po natin sa ibang mga lugar ay malapit sa tabing dagat. Pero kakaiba po ito dahil nasa Laot po ito. At makikita natin medyo malawak po yung napapalimutan ng lambat. Ayan. Meron pong bulsa ho dyan. Asa mo bulsa niyan? Niya diri ang bulsa sa tungodan ng abog. Nasa ilawong. Kanang manibuya? Oo. Ang isda ang agikan dito. Ano yan? Halimbawa, naanay isda sa lor. Ilan na naabogo na na? Palatong. Ginagan. Ano po? Profesor, sulod sa bulsa. Da. Kaya kinibiyaan pa nato ni Karon. Kaya matunta sa isang kabaklan bago balik nga rin ikawan sa kita. How are you to go muna? Bugan lang sa isa. Pero ang isa ng hao lang dito. So ibig sabihin ay dahil sa malalim ito ay mas malaki ang tsansa na ang mahuli po nitong isda ay malaki at iba-ibang klase. Yung mga talis mga kasi. Yan. So, hindi natin kung anong gagawin. Dapon, dilin na ng episode mo. Kanya-kanya na siyang ginagawa. Kaya lang, Ronaldo. Ha? Ronaldo. Ha? Kaya lang, ano? Siya. Ha? Okay lang yun. Asa mo siya? Kanya-kanya na yung ano, kanya-kanya na silang preparasyon. Dito lang ako bansa. Itataboy nila yung isda papunta sa bulsa. Tama ba? Oo. Ayan, abugon ba? Abugon. Yun, maabog yan. Ka rin ba? Ako ilang abugon. Yung merong buya doon, nandiyan yung tapak ng bulsa. So, yun yung paikot na ano, ito yung paikot ng lambat. Lambat. Pagka may papasok na isda, pag may napunta roon na isda, maligaw na yan sila. So, mayroong magtataboy sa kanila hanggang makapasok sa bursa. Ito yung pangisda dito na hindi pa pinagbawal kasi malalaki lang talaga nakukuha. Yung mga dating pangisda dito, yung mga baling, salakop, bawal na. So itong baklan. Sa ngayon, isa pa lang tao ang mayroong bakla dito. Ngayon, next sell tayo dahil gusto po natin ma-experience kung gaano kadami ang mahuhuli sa baklad. At ito po ay tinatayang may lalim na 20 to 25 na dipa. So kung ilang metro man yan ang lalim, mga kabayan, ay hindi natin nasukat ng eksakto, no? Ako naman ay nagsuot ng kanyapak at gusto kong maranasan at lumusong sa dagat dahil trabaho ko nito noong araw, kaya hindi ako po ay na-expect dito, mga kabayan.
Ayan, lumusong na nga po tayo. Sarap talaga lumangoy. Ang ginagamit ko dating pinusuot sa mata ay yung sakto lang, maliliit. Pero ngayon ay yung mask na pinatawag. Ngayon, sakop po nito pati idong. Hindi tayo gaano sanay so gumamit. Ganun pa man, ay mas iba pa rin yung may karanasan sa dagat. Malalim po talaga ito, mga kababayan, mga kaibigan. Sundan niyo po at abangan natin yung paglusok ng mga taga-sisid. Okay? So, binagtagan, umahon din tayo kasi gusto ko po talagang makita kung paano po nila ito gagawin. Yun po, lulusong na po sila at nakasuot na yung kanilang mga sinusuot sa paa. Nakita po ninyo yan, yung paa nila ay hindi po ito yung mga ginagamit ng mga diver. Dito po improvised na mga plywood, plywood na nilagyan ng pulmahan sa paa para yun ang isuot nila para pag sipa ay mas mabilis. Actually, pag sanay ka pong gumamit nito ay talagang napakabilis, kaya mong habulin yung isda. Dahil naranasan ko po yan, pag ang isda ay mainap at medyo malaki, sinusubukan ko po talagang habulin sa may pala ay nahuhuli. So, ito ay pagkasanay ka po nito, mahirap pa ka nang lumapungoy nang wala ito. So makikita natin dito, mga kaibigan, yung host na yan ay inihahanda. Bawat isa ay may nakatali, nakapulupot na host sa kanilang katawan. At nakatali dito ng higit sa kanilang baywang para hindi ho matanggal at hindi po kumalas. So yan ay nakadiretso sa kanilang bibig. Ayan po, lumangoy na oh. Ang bilis eh. Nandun na kaagad eh. Ngayon, bawat isang tao, mayroong nag-aalalay nasa itaas at inaano po nila yung host na naka doon humihinga yung mga sumisisid para hindi po mahigpit. Kailangan ay maluwag po yan, kaya inaadalayan nila. Nang sa ganun ay hindi mahirapan yung sumisisid. Okay, so tingnan natin, mga kawayan. Ito po si ayun, malayo sila kasi hindi pwede pumasok yung bangkad yan sa loob ng lambat, kaya dito lang po talaga nakakabit lang po tayo sa puste. Yung puste na yan, ang kawayan na yan, matibay po yan, yan nakakabit yung malaking bangkad, pero kahit na pinapadpad ng alon pero hindi kayang baliin. Matibay yung pagkakagawa nitong baklad na ito. O yan. So, ganyan yung trabaho ng mga nasa taso. Apat ninyo sila na nag-aayos nung Okay na, ito na. Ngayon, papakita ko lang po sa inyo itong part na ito. Ayan. Punta na tayo kagad dito sa paggilan na ng lambat na taboy na po nila sa bulusay yung mga isda. Dito na po, mga kababayan, yung makikita yung mga mahahabag isda po dito ay yung po tinatawag namin trumpeta, no? Yan po yung mga isda na lutang nasa itaas, pero ganun pa man huli pa rin sila no? Yung pong mga malapad na isda na yan, yung tinatawag natin putian sa Bisaya. Madali silang mamatay. Pagka sila ay bumangga-bangga doon sa lambat, ay madali silang namatay. Yung pong iba dyan, buhay, nasa ilalim. Malalaking isda din po yan. May balo!
kilos na. Yeah. Woo. Halo na sila, oh. Oh, may manuping. Ito ang huli. Araw na ito. So, halo-halo na pong isda ito. Ito pong tama lang yung laki. Yan, ano, nasa ibabaw na halos buhay pa ay tawag ko dyan ay salay-salay. So, tingnan natin. Sandok yan ah. Ang daming sandok. Isang sandok pa yan ah. Buhukan no? Badlun. Ayun pa! Dami ito! Ilang araw itong ano? Ano, parang yung parang yan, lalo yung ngayon? Marami-rami ito. No. Kalahating tunelada. Madaganan niya maliliit. Itong lamia sa kalapato, oh. Binabiyahan niya to sa... Pero dito niyo na binibinta o kayo rin nagbabiyahe? Ikaw rin? Ah, laka. Ha? Saan sinasakay? Ha?
dito. Ayan po, ang dami, mga buhay talaga. Ito yung saribang sariwa. So, may mga dala pong icebox. Diretso na po yung deliver, mga kabayan. Hindi pa kailangan nilagyan ng yelo yan. Kasi buhay pa. Ang mangyayari po niyan ay pagdating sa tabi, diretso na po yan sa delivery doon po sa mga namimili ng isda at diretso na po sa Manila po yan. Kaya halos sa kinabukasan o hindi man kinabukasan, sunod na araw ay nasa mga palingki na yan ay fresh pa rin na maituturing. Oh, yan, no? Yung pong laman ng isang icebox niyan ay ganyan gang ginagamit namin noon. Kaya nasa, kung di ako nagkakamali, ay mga 80 kilos. Oh, 60 or 80 kilos po yung laman ng styrofoam na yan. Yan. So, pinapakita lang naman po sa inyo ito, sa kuri ng pangisda po na baka doon, no, mita. Okay lang yan, nasa dagat ka naman eh. Ito na yung guli. Yung sinisip kanina. Kaya yung tambat. Tama yung talinghaga ng Panginoon na naglag yung lamang sa dagat. May iba-ibang klase ng isda. Iiwan-iwanay. Malalaki, maliit. Mayroong hindi dapat kainin. Dapat kainin. May tinig doon. Hindi mo pwede. Madali! Punan mo yan! Ay, tumakas na! Tumakas? Ayan. Adik. Kapatid pala ni Jonas na yung nagtatanggap dito sa Manabon. Pwedeng salubong pa na tayo doon minsan. Bili tayo. Doon na lang mag salubong na ano pag nag-deliver. Slice na namin siya, i-freezer. Sa krusina, diba, halimbawa, alis ng naling araw. Ito, bago namin ilagay sa box. Wala na yung ice, isda na lang lahat. Kaya lang, diretso na... Packing na yun. Diretso na... Ay, kaya lang, webis pa kami. Baka... Nakapukin na siya, mas maganda ngayon. Saan na? Hindi na. Wala na. Di ba may ano mo? Kaya lang. Na may present? Oh, wala. Ready. Dito siya. Sabi mo ni Ate Riteng dalawa doon sa kanila. Ha? Tayo ba natin sa isa? Ayan. So, nakita po ninyo, marami po talagang medyo malalaking isda. Ano? Hindi na nga alam po natin nakuhanan lahat. Pero marami po, marami pong malalaki din na nakuha. Ang tawag niyan ay buhukan. Buhukan. Kaubusan na ng lalagyan. Ibig sabihin, medyo maganda ang huli ngayon. Halos maubos lahat ng lalagyan nila. Ay, ito meron. Ay, tapos na ito. Malulog, ito lang. Ah, hindi pa po tapos yan. Alos mga kababayan. At yan po ay isa na lang yata ang lalagyan eh. Sinishare po namin sa inyo. Sana ay nagbibig po kayo. At salamat po sa inyong panonood. Oo, ang ganda. Hanggang sa muli. Sa lingga yung isa. May haro sa lingga, no? Natin longkol sa nature. At iba pong mga karamasan po natin sa pangisda at sa ibang mga adventure natin pong napupuntahan. Salamat po sa inyong panonood.